A pleasant morning sa ating mga viewers. Allow me to introduce our resource speaker. Our speaker is an ASEAN engineer and a Professor 6 at Cavite State University. He finished his doctorate degree in agricultural engineering at the University of the Philippines Los Baños under Circa Scholarship and postdoctorate degree at the Texas A&M University under U.S. Fulbright Scholarship. He is the proponent of several research projects on coffee and other agricultural-related technologies, with funding from DABAR, DOST, and international agencies. Most of his research projects are focused on developing locally developed instruments to improve coffee productivity and coffee processing in the Philippines. One of his most notable accomplishments as a researcher and as an agricultural engineer is his invention of the Bravura roasting machine, the first vertical coffee roasting machine and considered as the cheapest roasting machine worldwide. The machine is intended for small-scale processing of coffee, and its affordability benefits small coffee growers and processors. He also spearheaded several extension and commercialization projects with the objective to empower local coffee farmers and rural communities. His current project funded by DABAR is on technology commercialization, which aims to increase the income of small coffee farmers and in bringing back the Philippine coffee in the world market. He is one of the four winners of the 2019 Manila Water Foundation Prize for Engineering Excellence. Ladies and gentlemen, let us welcome Dr. Ruel M. Mojica. Maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Eloy, for that very kind introduction. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng mga participants ng webinar na ito, at lalo't higit sa lahat ng Pilipino na mahilig magkape, hindi lamang po dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bahagi ng buong mundo. Please allow me to share my screen. Okay. Well, the title of my presentation is Developing Unique Coffee Products Through Blending Technology. And I hope that at the end of this webinar, magkakaroon po kayo ng baon or nakaalaman kung paano po tayo makakapagsimula ng pag-develop ng sarili nating produkto na kape. Isang masarap na kape, whether ito po ay pang sariling gamit or pwede nyo pong gamitin sa pag-business. So, una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa pamunuan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, dahil po sa napakaraming opportunities na ibinigay po nila sa akin sa buong career ko po as agricultural engineer and as a professor. So, allow me to thank first yung ating mga former DABAR directors, sina Dr. Nicomedes Elezar and Dr. Bibencio Mamaril. And nung nagsisimula po kasi ako sa research activity, sila po yung director at very grateful and very thankful po ako sa kanila. And of course, ang aking bayo po. So bayo po ang tawag namin sa aming profession, ang newly appointed director ng DABAR, si Dr. Junel Soriano. So maraming salamat din po kay Sir Joel Lales, ang ating assistant bar director, kina Sir Francis Patrick, and special mention po kay Sir Budi, kasi sila po talaga yung nag-aasikaso ng mga funds natin dito sa DABAR. So it's worth mentioning po yung mga projects na ibinigay po sa, pinagkatiwala po sa atin ng DABAR noong ako po ay makatapos ng PhD, hanggang sa ngayon po ay patuloy yan. At ilan po dito sa mga proyektong ito, yung nakikita nyo po sa ating screen, yung nabanggit po kanina ni Ma'am Eloy, ito po ang pinagsimulan ko talaga. The very first externally funded project na sinimulan ko, itong technology piloting. At para po doon sa mga kasamahan natin, napakahirap pong magsimula ng isang research project. Hindi pa po tayo nakaka-build doon ng ating integrity doon sa mga funding agency. But ang DABAR po ang nagbigay ng pasimulang pondo sa akin to the tune of 960,000 para po simulan itong technology piloting and commercialization nung na-invento po nating coffee roasting equipment. And later, ilalahad ko po sa inyo ang progress kung saan na po nakarating ang mga proyektong ito. Ang second po, ako po ay isang agricultural engineer
But nabigyan din po ako ng opportunity dahil sa pagmamahal sa kape, nakapag-aral po tayo ng kaunti sa chemistry. So magkalayo po, but ang common denominator natin dito is the coffee. So nabigyan tayo ng opportunity with the UP Dilima na makonduct itong influence of roasting on the total phenolic content and antioxidant of Philippine coffee, kasama po natin ang UP Diliman dito, to the tune of 500,000. And again, DA Bar po ang nagbigay sa atin ng opportunity. And yung mga sumunod po nating project, itong characterization ng Philippine coffee varieties, close to 4 million. And of course, itong very recent natin, nakatatapos lang, which is ito yung ipepresent ko po sa inyo, technology piloting and commercialization naman po ng ating special coffee products. Ano nga ba yung unique coffee products? Bakit natin sinasabing unique? So when we say unique, kakaiba. Tayo lang ang meron ito sa buong Pilipinas or maaaring sa buong mundo. So sabi ko dito, unique coffee products certainly aren't everyone's cup of tea. Ano kaya ibig sabihin nun? Coffee, then tea? So ibig sabihin yan, maaaring sa ngayon, hindi natin, kahit mahilig tayo sa kape, hindi tayo mahusay o hindi natin alam kung paano dine-develop itong mga kape na sineserve sa atin sa coffee shops. Kahit gusto natin ng ganitong klase ng kape, ganitong lasa ng kape, hindi natin magawa dahil wala tayong idea. But come to think of it, malay nyo, nandyan lang pala sa paligid ninyo yung mga certain ingredients para makapag-develop tayo ng sarili nating kape. Maaring nandyan lang sa kapitbahay natin. Who knows? Baka po kayo makaimbento ng sarili nyong kape and maging famous tayo pa doon sa kape na maiimbento nyo. Katulad po ng mga nakikita nyo sa screen natin, ito po yung kabilang doon sa mga cooperatives at individuals na tinutulungan natin na mag-formulate po ng sarili nilang blend. At yan po ay dahil sa mga projects na ibinibigay po sa atin ng DA Bar. Nadyan po yung Kapeng Barako ng Magallanes, Kape de Cabuyao, tinulungan din po natin sa. At sa ngayon po, meron kaming technology innovation sa university. Ang dami pong mga processors at the same time members ng cooperative na lumalapit po sa atin at nagpapatulong po sa pag-develop ng sarili nilang blend. So for now, sit back and enjoy our webinar. So bakit nga po ba coffee products? Because according to Ray Butch Gamboa, noong 2013 pa naman po ito, ang coffee business po is ranked first in terms of good business in the Philippines. And I think kahit po sa ngayon, lumipas yung ilang isang dekada, still number one, naniniwala ako na number one pa rin in terms of good business ang coffee. At patunay po dito yung pagsulpot ng napakaraming coffee shops kahit sa mga baryo-baryo and even doon sa mga lugar na malayong marating, pinupuntahan po siya. At yun po yung excitement na nakukuha ng mga umiinom ng kape. At ang maganda pa po dito, ang mga Pilipino po ay nagsisimulang mabuksan ang isipan doon sa local coffee natin. Ngayon, mas maraming Pinoy or kabataan na ipineprepare din nila yung mga local produce ng ating mga farmers. Kaya po, nakakatuwa. And on top of that, Philippines is the biggest coffee drinking nation in Southeast Asia. So, obvious naman po na mga Pinoy ay mahihilig magkape, di po ba? So, our consumption, ito lang po nakakalungkot kasi ang consumption natin is more than 100,000 metric tons, but 30,000, more or less 30,000 lang po ang napuproduce natin. So, we have to import coffee pa rin para masupply natin yung pangangailangan ng mga Pilipino araw-araw. But the good thing is, ang atin pong apat na species ng kape, which is the Robusta Excelsa, Arabica, and Liberica, are pwedeng-pwede po itong ideal po ito sa Pilipinas. So lahat po ng species nito ay nabubuhay sa Pilipinas. So mamaya po malalaman natin yung opportunity kung ano yung pwede nating gawin dito. And of course, andyan na ang suporta ng gobyerno. So ang daming mga programs ang government, especially the Department of Agriculture, para suportahan po ang coffee industry natin. So there's no reason para po hindi tayo maka-engage dito sa ating coffee business. And ano-ano ba yung mga products na pwede natin pong puntahan? So, in the university,
Pwede po namin kayong tulungan dito. Pwede po itong tinatawag nating coffee seeds and coffee seedling production. Imagine niyo yung coffee seeds natin, instead na ibenta natin yung green beans ng 150 pesos per kilo, we can sell it at around 1,500 pesos kung siya ay pananim na buto. But hindi po ito yung major topic natin, kaya lang binibigyan ko rin po kayo ng opportunity, malay nyo in the future, makapag-venture din po kayo dito. So ano-ano pa yung mga products? Ito, pwede rin tayo dito sa mga coffee shops. At sabi ko nga sa inyo kanina, ang dami pong nagsusulputang coffee shops sa ngayon. Meron din po tayo mga coffee processing machines na pwede po namang magpatol tayo or kumita rin tayo gamit yung tolling system. So magpapaupa po tayo. Let's say kung gustong magpa-roast, so meron pong corresponding na bayad dyan. And of course, ito yung highlight ng ating pag-uusapan sa ngayon, the processed coffee. It's either roasted beans, ground coffee, or yung commodity brewed coffee natin. So ito pong tatlong ito ang pag-uusapan natin ngayong umaga. So bakit ba kinakailangan natin magproseso at bakit ba processed coffee products ang ating tinitingnan dito? So napanggit ko sa inyo kanina na kukonti yung production natin. Kaya nakita rin natin na yung opportunity na pagandahin natin yung ating produce para makapag-create tayo ng higher price ng ating product. So ito yung buod ng screen na to. So ito pong screen na to, ito po ay favorite screen, favorite slide ko kasi ito po ay produkto ng research na ginawa natin. So maaaring magtaka kayo, dun kaya sa isang kilo na binibili ko na ground coffee, saan kaya galing yung produkto na yon? So saan ba yung nagmula? So nagkaroon po ako ng experiment, nag-measure po ako ng 5 kilograms. This is true for Robusta species ng kape natin. Meron po akong pinagsimula na 5 kilograms na kape at sinimulan ko po siyang i-process. The first process is drying. Pinatuyo po natin using the dry method and naka-recover po tayo ng about 50%. So from 5 kilograms naging 2.5 kilograms po siya. Ang sumunod na proseso po ay tinanggalan natin ng balat. So yung balat po ng kape accounts to 30%. That's why 70% na lang po yung na-recover natin. So from 250 kilograms, naging 1.75 kilograms. And next step is the roasting. Alam naman po natin na pag ni-roast natin yung kape, lumalaki siya, nag-i-increase in terms of volume, but naglulos tayo ng weight. So ang recovery natin in terms of weight is 60%, therefore yung 1.75 natin naging 1.05. And assuming na nawala yung 0.05 nung pag-grind natin, so naging 1 kilogram na lang. And assuming na walang nawala nung ipinapak natin, so yung more or less yung ating 5 kilo na fresh cherries ay meron tayong magiging produkto na 1 kilogram ground coffee or nakapak na coffee in terms of weight. Now, ang question is, sir, bakit pa po tayo magpa-process ay nababawasan naman po talaga weight niya? Look at the price. So, itong price po na ito ay medyo conservative pa and definitely nagtaas na po siya ngayon due to pandemic at syempre yung inflation natin. So, sa ngayon, pag pumunta po kayo sa mga supermarket, magkano ba natin binibili yung mga kape natin? So nung time na yon nagsimula tayo, yung mga farmers, in-interview din natin na pwede nilang ibenta yung kanilang fresh cherry sa halagang 25 pesos. Pag natuyo na, yung isang kilo ay umaabot na ng 40 pesos. And itong green beans, nung time na yon is 90 pesos. Pero nag-check po kanina, ang green beans ng Robusta natin is around 150 pesos per kilo na po. What more kapag roasted coffee siya? So pag sa mga supermarket, yung roasted coffee, isang kilo, yung 1/4 kilo nga po, umaabot ng 400 pesos, depende dun sa species niya. So kung isang kilo yon more or less, nasa 1,600. Di po ba? Pag nasa supermarket na siya. And of course, pag ground coffee, ibang presyo pa rin. And lalo na po pagka meron tayong corresponding
packaging. So look at the value added na nagagawa natin sa processing. So ito po ay nakakalungkot kasi yung mga farmers po natin, ang nangyayari po ngayon, binebenta lang nila yung kape nila, it's either dried beans. Eh, ang presyo po noon ay napakababa. Kaya nga po, ine-encourage natin na yung ating mga coffee farmers or cooperatives, gamitin po nila yung sarili nilang produce at tayo po ay nagtuturo ng pagpaproseso ng kape para po makadevelop sila ng kanilang mahusay na produkto. So, ito po yung base sa pag-aaral natin. So, a good cup of coffee, ito po yung mga factors na dapat natin titingnan kung magde-develop po tayo ng sarili nating produkto. Of course, the quality of green beans. Marami po sa atin ang nagbe-venture ng mga processors na bumibili ng green beans. Pero minsan, hindi natin tinitingnan yung quality or kalidad ng mga green beans natin. At diretso po tayo sa pagpaprocess ng roasting. So, kaya po minsan, yung quality ay nadideplete dahil po may mga foreign materials pa rin yung green beans natin. Plus the fact na yung genetic, environment, at saka yung management na ginagawa natin during the production ay medyo hindi maganda. So, titingnan po natin yung quality ng ating green beans. So, say for instance, ang ganda ng quality ng ating green beans. Kunwari, perfect siya at maayos yung green beans natin. Ang susunod dito is the roasting and blending. Napaka-critical po nito kasi yung flavor na pwede nating ma-develop ay makukuha natin dito sa roasting and blending techniques. Ito po yung ituturo ko sa inyo ngayong umagang ito. And of course, dapat po magaling din yung nagtitimpla natin ng kape. Kaya nga po, yung mga coffee shops natin, alagang-alaga nila yung barista nila, pinagtetrain pa po nila. Kasi kahit po maganda ang green beans, maganda ang pagkaka-roast at pagkaka-blend, kung hindi po na-prepare ng tama ng mga barista natin, hindi makaka-apekto rin po yun sa lasa ng kape. So para lang po makita natin yung kabuuan ng seminar, magko-concentrate po tayo dito sa roasting and blending process natin. So ano ba yung tinatawag natin na roasting process? So, sa mga hindi po nakakaalam, ilan po kaya sa palagay ninyo? Maring matanong nyo, meron kayong green beans, pero ilan bang chemical compounds meron roon sa ating coffee beans? So, kung wala tayong idea, maring tanong nyo, ilan nga bang chemical compounds? Ano ba yung sinasabi natin ng mga chemical compounds? Yung mga caffeine, mga organic acids, mga lipids, a little bit of chemistry. So, ang kape po natin, para sa kaalaman ng lahat, meron po yung mahigit kumulang sa 1,000 chemical compounds. Imagine nyo, yung ating kape, merong mahigit kumulang 1,000 chemical compounds. At ang caffeine po doon, it's only one chemical compound na present sa kape. So, ang dami po niyan. Ngayon, during the roasting process, isasubject po natin yan sa higher temperature ang ating kape. So, about 200 to 225 degrees Celsius at a certain time depending on the level of roast. Imagine niyo kung magluluto kayo, meron kayong doong 1,000 ingredients. Ano po kaya ang nangyayari doon sa ating kape? So, yun po yung kabuuan ng roasting process. It is actually the chemical process by which the aromatics, acids, and other flavor components are created. Meron pong nabubuo. Yung iba na naman po, nababalanse, at ang iba naman po ay naaalter. So kung yung isang chemical compound at nahalo dun sa isang chemical compound, depende dahil nainitan, so pwede silang mag-form ng other chemical compounds. So ito pong mga ito ang nangyayari during the roasting process in such a way na yung ating flavor, acidity, body, and aftertaste ng coffee ay nade-develop. So, napaka-importante po ng roasting process. Kasi kung gusto natin mag-develop ng maayos na flavor at yung mga sensory attributes ng coffee ay ma-maximize natin, dapat alam natin kung paano natin iro-roast ang kape. So again, roasting process is done using a coffee roaster. That's why ito po yung isa sa paborito kong proseso kasi nakita ko po yung science behind roasting. So napakalawak po at kailangan po nating
maibahagi din ito doon sa mga processors natin kasi malaking tulong po ito sa kanila. So, length of time and temperature are the most crucial factors. Noon po tayo nag-develop ng equipment, ito po yung pinag-aralan talaga natin. Ano ba yung perfect time and temperature combination na gagamitin natin sa roaster para makadevelop tayo ng magandang roast ng kape. Ito lang po, ma-share ko sa inyo ang nakakalungkot din na obserbasyon natin dahil sa pagpunta natin sa iba't ibang community. Ang dami pong mga coffee roasting equipment na naibigay sa ating mga magsasaka, sa ating mga farmers. Pero ang nakakalungkot po dito, minsan hindi alam nila kung paano i-operate ng maayos. Kahit maganda po ang machine, hindi po nila na-optimize yung operating conditions. At mabuti na nga po at meron tayong mga ganitong programa at saka program ng extension program na funded ng mga funding agency. Kaya po nakakapunta tayo doon sa iba't ibang lugar para turuan po yung ating mga farmers. So yan po yung ginagawa natin sa kasalukuyan. And alam natin na pag ni-roast natin yung kape, nababawasan yung moisture content, but nagkakaroon ng increase in volume. And take note, yung ating kape ay nababawasan kapag ini-roast natin yung kape. So ito po ay minsan ay misnomer pagdating sa kape kasi ang understanding natin kapag masyadong roasted or dark roast yung ating kape, mataas ang caffeine content kasi matapang at medyo matapang daw. So baliktad po kasi nawawala habang niro-roast po natin ang kape, nababawasan po yung kanyang caffeine content. So napaka-importante po dito sa roasting process na kapag na-meet na natin yung desired roast natin, kinakailangan pong yung roasting equipment natin ay merong cooling chamber kasi nagluluto po tayo dito sa napakataas na temperature, about more than 200 degrees Celsius. Kung hahayaan po natin siya at hindi natin siya haluin kahit natapos na yung roasting natin, masusunog po yung ilalim. So uneven po yung ating magiging roasting. That's why napaka-importante itong ating cooling chamber or cooling mechanism. Now, I would like to share or take this opportunity para ipagmalaki po sa inyo yung isa nating produkto na sabi ko nga po sa inyo, utang natin sa DA Bar. So ito pong coffee roasting, Bravura coffee roasting equipment natin. Nagsimula yan nung dahil passion nga natin sa kape. Nung nag-MS thesis ako, makikita nyo yung picture na to, parang very crude yung kasi pinuprove ko lang dito yung concept. Kung sa naisip nating konsepto, kung po pwede ba siya. At napatunayan natin na pwede. Kaya nung nag-PhD dissertation po ako noong 2009, nilagyan ko po ito ng controller, naging microcontroller na po siya. So hindi rin po tayo tumigil kahit nakapasa na tayo sa PhD natin. At ang unang-una ko pong project na proposal na ginawa ay itong papunduhan yung piloting and commercialization nitong ating microcontroller-based roasting machine. At again, salamat po sa DA Bar for the funding. So ito po ang pinagsimula natin. At marami pong naniwala sa atin dun sa ating konsepto. Kaya meron pong isang manufacturer na actually nag-invest na siya during pa lang nung ating pag-conduct ng project at siya pa rin po yung kapartner natin hanggang sa ngayon. So, na-develop na po yung iba't ibang modelo, iba't ibang prototype ng ating equipment at ito po yung as of 2022, ito po yung latest model natin. This is a 2 kilogram coffee roasting machine, yung fourth prototype po natin. Okay, so nabanggit ko sa inyo kanina na marami pong mga researches ang ginagawa natin sa kape. At nakita ko po itong research ni Macri. Gusto ko pong tingnan nyo kung paano ang, kasi ito po, very critical dito yung caffeine. Lagi nating pinagtatalo. Ayaw kong uminom ng kape. Mas gusto ko yung instant coffee kasi mababa ang caffeine content nun. So gusto ko lang i-share sa inyo yung study ni Macri et al. Habang ang kape ay
Depende ito sa Arabica or Robusta. Yung green beans natin, ang caffeine content is 1.3 and 2.3. So yung Arabica is 1.2 and 2.4 kapag naging roasted. So kapag ka ni-roast natin, medyo tumataas ng kaunti yung caffeine content. But look at the instant coffee. Tingnan nyo yung Arabica and Robusta. 2.5 and 3.8. So ang point ko dito, mas mataas ang instant coffee, ang caffeine content ng instant coffee kaysa doon sa mga brewed coffee natin. Kaya po gusto lang nating suportahan yung mga paniniwala natin na minsan sabi na ayaw natin ng brewed coffee kasi mataas ang caffeine content. So baliktad po yung alam natin. At ito pong sumunod na slide, ito po yung product naman na nakuha natin or knowledge na nakuha natin doon sa isang project natin with the ABAR, yung influence of roasting. So wag na po nating pag-aralan masyado itong phenols and antioxidants. So pag sinabi nating antioxidant, para lang po mas madaling maintindihan, ang katawan po natin ay may mga healthy cells at meron din po tayong mga free radicals or yung mga bad cells. Ito pong antioxidant ang lumalaban doon sa mga free radicals na yan na nagkokos ng cancer para dito sa pinapatay po niya yung mga healthy cells. So kailangan po natin ng antioxidant para mapatay itong free radicals. So nabigyan po tayo ng opportunity na pag-aralan po itong antioxidant composition ng iba't ibang klase ng ating kape through phenolic content analysis. So para lang po mas madaling maintindihan, pag mas mataas po yung value ng phenolic content, mataas po yung kanyang antioxidant. At ito po ang lumabas na resulta sa atin. So kung mapapansin nyo po, never mind po yung mga ABAB natin, tingnan na lang po natin yung highest value. So lumalabas po dun sa ating pag-aaral na yung lightly roasted coffee, which is Robusta, siya po yung pinakamataas ang antioxidant. So kung mapapansin nyo, lahat ng species, whether it is Liberica, Arabica, or Excelsa, pinakamataas po ang antioxidant niya as compared doon sa medium dark and very dark. At the same time, mas mataas pa po siya doon sa unroasted beans. So yan po yung lumabas sa pag-aaral natin. And the result is significant. Now, ano po yung implication nito? Eh ano ngayon kung nakita natin na mas mataas ang antioxidant niya. So ito po yung ginamit natin na knowledge para po mag-develop tayo ng iba't ibang blend. Kasi syempre, ang gusto natin isang masarap na blend at the same time, health conscious tayo, gusto natin maka-develop ng masarap na kape pero masustansya pa rin siya. And an antioxidant ang isa sa measure natin dyan. So, ginamit natin itong resulta ng pag-aaral na ito para sa development ng ating blends. Now, puntahan na natin, paano ba tayo magbe-blend or paano ba tayo gagawa ng sarili nating blend? So, ang coffee blending, of course, it is the process of mixing different coffees to improve its sensory attributes. And later, i-discuss ko sa inyo ano-ano ba yung mga sensory attributes natin. So, hindi po ibig sabihin na pag nag-blend tayo, iba't ibang klase ng kape, iba't ibang species, Arabica, Robusta, pwede rin po tayong mag-blend ng same crop pero iba't ibang level of roast. So, bakit po tayo nagbe-blend? So, ang una pong reason kung bakit tayo nagbe-blend is because of the cost. So look at the existing. This is the current price. Kahapon ko lang po ito tinanong yung mga presyo, existing current price sa market. Ito po ay green beans. So tanggal na po itong balat nito. So tingnan nyo po yung presyo ng Robusta, 150 pesos per kilogram. Ang Excelsa natin is 180. Ang Arabica, look at the Arabica. Dati nabibili namin to ng parang mga 200, 210 or 230 yung Arabica. Ngayon po ang presyo niya is 340. At yung Liberica natin, yung kaping Barako, is 280. So imagine nyo kung pure Arabica ang iseserve nyo, which is karamihan sa mga high-end na coffee shops, yan po yung ginagamit nila. 340 pesos per kilo. So masyadong mataas. Pero kaya nating gumawa ng sarili nating blend gamit itong mga coffee na present sa atin like
Robusta and Excelsa na medyo mababa ang presyo. But pwede nating mapasarap through blending. That's why we are into blending to reduce yung production cost ng ating product. The second one is consistency. Blending for consistency. So bakit ba tayo nagbe-blend? Kasi minsan, yung mga, let's say, naka-develop na tayo ng sarili nating product. Now, hindi naman laging consistent ang supply. Take note, ang kape, di ba? Once a year lang. Tapos minsan, pag maraming demand, nauubusan tayo ng raw material. So ang tendency natin, kukuha ng kape sa ibang supplier. So take note, ho, kahit pare-parehas na species ng kape yan, ang kape po ng Cavite, kahit robusta yan or excelsa man yan, ay iba pa po rin ang lasa sa kape na kinultivate sa Batangas. Meron po yung difference. And depende rin po yan sa lupa na pinagtaniman. Of course, kapag mas healthy yung lupa na pinagtaniman, mas maraming nutrients na nakukuha yung ating halaman. So, nagkakaroon ng ibang flavor yung roots na hinaharvest natin. So, for consistency ng ating product, nagbe-blend din po tayo. Kasi gusto natin kung anong in-offer natin sa simula sa customer, yun din yung susunod sa next week, yun din yung may offer natin. At the same time, kung magtagal-tagal pa, mas ma-improve pa natin yung lasa noon. So, we do blending also for consistency ng ating product. And this one is my favorite reason kung bakit tayo mag... ito yung lagi kong ine-emphasize. We do blending to create our own brand. To have our unique blend or unique brand. Si Starbucks, meron na yung mga sariling kape na unquestionable na po yung lasa niyan. But sila ay dumaan din po sa mahabang proseso bago sila naka-develop yan. Si Nescafe, ganun din po. Si Figaro, and ito pong ating Aguinaldo blend ay dumaan din po yan sa mga masusing pag-aaral. And ang challenge ko po sa mga participants natin ngayon, akala natin mahirap siya, pero sabi ko nga po sa inyo, kung andun yung passion at love natin sa coffee, kayang-kaya nyo pong makadevelop ng sarili ninyong blend. And later on, kung napatunayan nyo na ito na yung pinakamasarap doon sa inyong develop na blend, mag-create kayo ng sarili nyong brand. And advice ko nga lang po, dapat unique siya. So when I say unique, kayo lang po ang meron noon at kayo lang po ang pwedeng mag-offer noon. Hindi kayang i-offer ni Starbucks, hindi kayang i-offer ni Figaro or ni Nestle. So here are the, in-outline ko siya into 6 simple steps. At ito po yung gusto kong ituro sa inyo. So first, you should choose your coffee. So ano bang kape ang gusto ninyo? Second, decide on the type of blending. So ano-ano ba yung different types of blending? Decide on the degrees of roast. Ito po yung pag-uusapan din natin. Then create your blend. Evaluate nyo, of course. Evaluate nyo yung sarili nyong blend. Masarap ba siya o ayon ba siya sa panlasa nyo or hindi ba siya? And after nyan, you can produce na kung ano yung inyong chosen blend. So, isa-isahin natin yan. So, first step is to choose your coffee. This is very critical. Now, may tinutulungan po kami ngayon from Tua Coffee Growers Association sa Magallanes. Ngayon, ang kanila pong tanim is robusta, mainly robusta, and a little of excelsa, yung kanilang kape. So, ang advice ko sa kanila is focus muna sila doon sa available coffee nila. So, para po doon sa gustong mag-develop ng kape at hindi nyo alam yung kape ninyo, eto na po yun. Pag-aralan nyo kung ano yung kape na gusto po ninyo. So, eto yung apat na species ng kape natin. First, ito yung common na pinakamarami sa atin, the robusta, ang tawag dito sa Tagalog is kapeng manipis. Kasi manipis yung kanyang balat. So it tastes its taste is fairly strong with caffeine content 2 to 2.5% compared to Arabica. So mas mataas ang caffeine content ng robusta as compared to Arabica. But take note, dun sa pag-aaral natin kanina,
mas mataas naman ang antioxidant ng robusta as compared to arabica. So may mga advantages ang bawat kape natin. And robusta, when brewed, it is definitely heavier on the bitter scale with a unique earthy flavor that some coffee drinkers find surprising. So medyo may pagkamapait itong ating robusta. But kung gusto ninyo ng suave or mild lang siya, you can play along with the different levels of roast. Pwede light roast para medyo light lang at parang tea lang siya. So, ang dami kayong pwedeng gawin dito sa kape natin. And since ang robusta, ang pinaka, in terms of yung lasa in general, ito yung medyo hindi masyadong okay ang lasa, kaya po karamihan, ito yung ginagamit na main ingredient for the production of our instant coffee. Plus the fact na ito nga yung most common, marami tayo nito, kaya po yun yung ginagamit. Ito po yung pinakamurang kape natin, which is 150 pesos per kilo. So ito po yung robusta natin. Second one is Excelsa. Ang Excelsa po, kalimitan na nai-associate natin sa kapeng Barako or Liberica kasi halos parehas po yung kanilang mga characteristics. Ang Excelsa po, it is known as kapeng makapal kasi mas makapal po ang balat niya as compared sa ating Robusta. It has distinct pharmacophical taste. Now, noon po ako ay unang nagkakape. Ako po ay tumikim ng iba't ibang pure na species ng kape. Meron po kami doon na freshly brewed at saka freshly roasted, freshly brewed na Excelsa coffee para po akong kumain ng candy na langka. Alam niyo po yung langkang candy na may naiiwan po na parang fruity flavor, parang kumain po tayo ng candy langka, di ba, kahit nalunok na natin, parang may langka flavor. Ganun po yung natikman ko na Excelsa coffee. So, iba't iba pa rin po ang flavor niya, depende rin po sa lugar na pinagtaniman. So this is a good coffee for people who don't drink the beverage very often and those who dislike coffee with a bold, strong flavor. So medyo mas light po kasi ang kanyang taste as compared doon sa ating kapeng Barako or Liberica. Meron din naman po tayong tinatawag na Arabica. Ito po yung pinakamahal. At ito po ay nag-grow lang doon sa matataas na lugar. That's why ang Arabica po ay mabibili lang natin sa Northern Park, doon sa Benguet, sa Itogon, at dito po sa Southern Park, sa parteng Mindanao. So, locally, it is known as Kapeng Tagalog. I don't know kung bakit po Kapeng Tagalog, ay sa mga Benguet naman po siya nakikita. So this coffee variety is the most popular in the world because of its excellent flavor and aroma. Plus the fact na ang caffeine content niya, it's only 0.8 to 1.3% as compared sa ating Robusta na 2 to 2.5%. So mas mababa ang caffeine content. Kaya po mas mahal din itong ating Robusta coffee. Arabica coffee rather. Arabica coffee can stand alone. So, ano po yung ibig sabihin ng can stand alone? Kahit po hindi natin siya i-blend sa ibang coffee species natin, naturally, masarap na po siya. Kaya ang ating Arabica coffee, most of the Arabica coffee, nag-fall siya dun sa mga specialty coffee natin. At yan po yung sineserve sa ating mga high-end coffee shops like Starbucks. Kaya wag na po kayong magtaka kung bakit nakakapag-demand ng 150 or 200 pesos per cup of coffee ang mga high-end coffee shops na. So yun po yung Arabica. And of course, ito yung paborito natin na Liberica or yung sinasabi lagi na kapeng Barako ng Batangas. It is characterized for its very strong pharmacopical taste and flavor. So it has more of a mild to strong taste. So normally, yung iba kapag ka ayaw ng masyadong matapang na kape, ibineblend po ito sa ating Robusta kasi nagko-complement po yung dalawa. So, Robusta, Liberica, depende dun sa ating percentage, magko-complement po ang lasa niya. So, as a part of the blend, Liberica tastes really good. So, sumasarap lalo yung Liberica kapag i-blend natin sa iba. But yung iba naman, mas gustong strong flavor, kaya purong Liberica ang ginagawa po nila.
So, ang karakteristika, nabanggit ko po sa inyo kanina na napaka-importante nitong pagpili ng kape. So, again, kung kayo po ay mag-venture sa business or kahit yung pansarili nyo at naka-develop na kayo ng sarili nyong blend, see to it na yung supply ng kape na pinili ninyo ay andyan the whole year. Kasi baka kayo'y nag-produce ng ganito, nasarapan ng mga customers, ay nag-order uli ng bulk, mas marami na. Wala na tayong maibigay sa kanila. Karamihan, yan po yung nangyayari sa kasalukuyan. So, tingnan nyo po yung inyong supply. Yan po yung advice ko dito sa aming Coffee Tua Growers Association. Kasi ang kanila nga pong kape lang ay robusta at medyo konting excelsa. So ang pinagawa ko po sa kanila, nag-develop po sila ng blend pero robusta lang po ang gamit nila. And nakapasa na po siya sa mga cupping system natin at medyo ready na rin po yung kanilang product. Kaya nakakatuwa po. So kung again, ang point ko po dito, hindi po porke iba-iba blending ang sinasabi natin, kinakailangan iba-ibang species ng kape. So pwede po rin kayo mag-blend using same crop or ibig sabihin isang species lang ng kape. So ang characteristics po ng good quality beans or green beans natin, dapat alam nyo po yung moisture content niya. Bakit po 13%? Kasi po yan po yung ideal for roasting. So kung kayo po bibili ng green beans doon sa mga suppliers ninyo, kinakailangan po kayong merong moisture meter. See to it na hindi lalagpas ng 13% ang kanilang moisture. Dapat po walang molds, walang odor, walang other pouring materials, purely coffee lang siya. Uniform ang size as much as possible, pare-parehas ang sizes kasi may kinalaman naman po yan sa pagro-roast. Pag medyo maliit yung green beans natin, inihalo nyo sa malaki, inconsistent yung roast natin. It should be homogeneous, pare-parehas, and free from live insects. Yung iba po, tingnan nyo mabuti, very keen dapat kayo. Kasi yung iba, may mga nakatagong berry borer dun sa ilalim. So, pag-aralan nyo pong mabuti yung ating green beans. So, ayan po yung first step. Choose your coffee. Ano ba talaga? Decided na ba kayo na itong kaping ito ang gagamitin natin? The second step is to decide on the type of blend. Meron po tayong dalawang tinatawag na dalawang type ng blend. Isa pong blending before roasting and blending after roasting. So pag sinabi natin blending before roasting, let's say magbe-blend kayo ng dalawang klase ng kape. Isang Excelsa, isang Robusta. Let's say 50% Excelsa, 50% Robusta. So ang gagawin nyo po, i-blend nyo na siya, paghahaluin nyo na siya, saka nyo siya i-roast. So blending before roasting is used for consistency of product. Iba pa rin po yung flavor na na-develop kapag ka po while nagro-roast siya, magkasama na po siya. So ang isang advantage pa nung blending before roasting, mas matipid po kayo kasi halimbawa gusto nyong mag-produce ng 10 kilograms, stick pa 5% po kung 50-50 siya. So isang beses lamang po kayong magro-roast. So isang salang lang po sa roasting equipment. So tipid sa energy, tipid sa kuryente. On the other hand, blending after roasting, kung kayo po'y merong dalawang paghahaluin, separately iro-roast nyo po siya. So kung may 5 kilograms kayo na Robusta, separate roast yung 5 kilograms na Excelsa. So, saka nyo po paghahaluin after siya na i-roast. So, again, ang disadvantage nito, mahal po ang aabutin kasi dalawang beses po kayong magro-roast. But kung by volume naman yung usapan, at least makikita rin po natin. So, ito naman po, ginagawa natin kasi gusto nating ma-optimize yung or ma-maximize yung full potential ng bawat beans natin, bawat species. Kasi may kanya-kanya po siyang characteristics eh. So kung ihahalo na agad natin, maaaring maghalo na agad siya doon sa flavor ng iba. So iba pa rin po yung lasa niya. Para po kasi tayo diyang nagluluto, 'di ba? Minsan separately niluluto natin siya saka natin inihahalo. Halimbawa kare-kare. Binlunch nyo yung sitaw at saka yung mga dahon saka natin ihahalo yung sauce. Yun ang ibang po,
nakakare-kare, magkakahalo na. Pero pag tinikman natin ang lasa, kahit same ingredients siya, magkaiba pa rin po yung lasa. Kasi nakaka-develop tayo ng iba't ibang flavor. So nasa sa atin po yun. Ito yung mga pros and cons ng blending before roasting and blending after roasting. So nasa atin po ang choice. So yan po yung dalawa nating pagpipilian. The next one is to decide on the degree of roast. So meron tayong light, medium, meron pang medium to dark and dark roast, or yung iba, very ano sila, gusto nila very dark roast. So gusto ko kong emphasize dito, gamitin nyo kung pipili po kayo ng certain degrees of roast. Meron pong kinalaman dito yung sinabi ko po sa inyo kanina. I-take advantage nyo yung result ng pag-aaral natin na ginawa na mas mataas ang antioxidant composition ng lightly roasted coffee. Baka po gusto ninyo na gamitin din yung light roast natin. Kung ang interest ninyo ay makapag-produce ng kape na medyo healthy para dun sa mga consumer natin. Ang problema lang po sa light roast, medyo more acidic ang taste. So ibig sabihin, yung acidic po ang sinasabi natin, it's parang suabe lang siya. Hindi po ito, baka po mag, ano kayo ha, mamislead kayo. Pag sinabi pong acidic dito, hindi yung nasakit yung tiyan natin. So, lagi po nating na-associate kasi ang kape sa pag, kapag acidic, ayaw nating magkape. So, when we say acidic here, acidity is one of the sensory attributes ng coffee. When we say acidity, yan po yung parang uminom lang kayo ng tsaa. Parang suabe ang pag-inom natin ng kape. Very light yung roast. Yung lightly roasted coffee po, para po siyang tea. Ganun po ang lasa niyan. Kaya kung kayo hindi fan ng tea, nang hindi kayo mahilig sa mga tea, hindi nyo po magugustuhan ang lightly roasted coffee. But mas masustansya po or mas healthy po yung lightly roasted coffee. In contrast, dun sa ating dark roast, nagiging less acidic siya at namamaximize yung potential, yung flavor niya. At the same time, less din yung caffeine content ng ating dark roast. So, ang lightly roasted coffee, of course yan, very light yung kulay niya, and ginagawa po natin siya at an internal temperature of 180 degrees Celsius to 205 degrees Celsius. So, yun po yung isang paraan. Kaya nga po dapat, pag magro-roast kayo ng kape, familiar kayo dun sa coffee roasting equipment na ginagamit ninyo. And I would like to advise na may mga controllers po siya para at least nakaset, isa-set nyo lang yung temperature and time para po ma-meet ninyo kung lightly roasted coffee ang gusto ninyo. So ito po, pwede rin po natin namin kayong i-assist dito kung sakasakali kung paano po siya ginagawa. So again, sabi ko sa inyo kanina, it's the time and temperature combination. So normally, 15 minutes, 10 to 15 minutes, or 15 to 20 minutes yung pagre-roast natin at this certain temperature. So yung light roast, yan po rin yung tinatawag na light city roast, half city roast, or cinnamon roast. Pag po kayo ay nakakita sa mga coffee shop na nakalagay ay cinnamon roast, so ang roast po na yan ay light roast coffee. So pag half city roast, it pertains to lightly roasted coffee. And light city roast yun po siya. So wag po kayo mamimislit kapag nakita nyo doon sa menu ng coffee shop na cinnamon roast siya. So it pertains to, again, it pertains to light roast. Meron din po tayong medium roast. This coffee sa medium brown in color. And ang temperature po dito is around 210 to 220 degrees Celsius. So between the end of the first crack, pagka po kasi nagro-roast kayo ng kape, naririnig nyo parang nagpa-pop up siya, para kayo nagluluto ng popcorn. So yun po yung meron po tayong tinatawag na first crack and beginning of second crack. Yan po ay kapag na-reach na niya yung internal temperature na to. Ang mga Amerikano po, mahihilig sa medium roast coffee. So American roast po ang tawag sa medium roast coffee. So pag umorder kayo sa coffee shop, isang American roast na pure Arabica. So alam na yun dapat ng barista na medium roast ang coffee. Ay, sir, wala po kaming medium roast na coffee. So ang available lang sa amin is cinnamon roast. So nasa sa inyo po yung choice.
And we have also medium dark, medium to dark roast. Ito po yung gusto ko. Medyo personally, ito po yung aking roast, level of roast na ma-maximize yung flavor. So medium to dark roasts have a richer, darker color with some oil beginning to show on the surface of the beans. Remember, yung ating kape ay oily po yan. Marami po yung oil sa loob. So kapag ka po medium to dark roast, makikita nyo po after ilang minutes, meron pong oil na lumalabas doon sa ating kape after na roast. So ito po ay niro-roast at a temperature ranging from 225 to 230 degrees Celsius. So ang tawag po dyan, dahil ang mga European ay mahihilig po medyo dark na kape, full city roast or Vienna roast ang tawag. And meron din po tayong dark roast. So mataas na po ang temperature nito, 240 degrees Celsius. And normally, nare-reach niya yung second crack. Ang mga, again, ang mga European, mga Italian, yan po yung roast nila. It's the French roast, Italian roast, or espresso roast ang tawag. And ayan, marunong na po tayo ng iba't ibang klase ng roast. So it's either light, medium, medium dark, dark, or very dark roast. It's about time to create our unique blend. So, paano ba tayo gagawa ng sarili nating blend? You have to decide on the quantity. So, kung magsisimula kayo, ngunti lang kasi mag-experiment pa lang naman kayo. Let's say, gusto nyo magsimula sa 1 kilogram na roasted. Kasi ang gusto nyo, roasted coffee. Kung i-implement ninyo or gagamitin nyo ang blending before roasting, dahil 50% halos yung nawawala, 40%. So, you need at least or approximately 2 kilograms ng green beans. Magkaiba yon. Unlike kung blending after roasting, pwede na kayong bumili ng roasted beans kung magsisimula kayo. So you need 1 kilogram kasi 1 kilo lang yung tina-target natin. So ganun po yon, blending before and blending after. Next is to decide on the combination. So ano bang variety ang napili mo? Robusta, Excelsa, Arabica, Liberica? Ano bang degrees of roast? Light, medium, dark, or very dark roast ba siya? So, apakarami pong combination. 1% Robusta medium, 5% Arabica light, 95% Liberica dark. Pwede nyo isang blend yun. Gusto nyo naman, 45% ng Excelsa light, as again sa 65% ng Arabica dark, isang blend yun. So napakaraming possible combinations itong Robusta, Excelsa, Liberica at degrees of roast. Pwede rin namang 70% ng Robusta light, 30% ng Robusta medium, isang blend din po yun. So ang dami nyo pong pagpipilian. So meron po akong mga samples dito, say 50% Liberica dark, 25% Robusta light, 25% Arabica medium. So kahit po anong gawin, wala pong makakapigil sa inyo kung ano yung gusto nyong klase ng kape na i-blend. Again, meron tayong sinasabi ko na same crop blend, kahit po isang species lang siya at iba't ibang level of roast, yun po yung same crop. Two crops blend, magkaibang species, or pwede namang same species din tapos magkaibang level of roast. Three crop blends, pwedeng three crops blend. So ibig sabihin, pwedeng iba't ibang species, again, pwedeng iba't ibang level of roast. So, ang tips ko lang po sa inyo, it's to start with the base copy that you like. So, sa apat po na species na kape, ano ba yung pinakagusto ninyo? Baka maring sa akin, ang pinaka-favorite ko, Liberica. Yun namang iba, gusto, aroma. So, Arabica yung pipiliin nila. So, mag-start kayo doon sa pinakagusto nyo. Then, unti-unti, haluan nyo siya noong pwedeng pang-balance sa kanila. So, importante dito, pag-aralan nyo yung characteristics ng apat na kape. Ang isa ko pang tip, sabi ko, lagi niyong i-consider yung supply. So kung ang available sa inyo is Robusta, mag-concentrate kayo kay Robusta. Kasi si Robusta, pwede nating mapasarap through roasting and through blending. So ang advice ko po, kung kayo medyo daring, 3 to 4 na iba't ibang klase ng kape, pero wag na po kayong lalagpas doon. Kasi pag lumagpas po kayo doon, yung preparation ninyo doon,
addition, it entails additional cost. So pag po sa business, medyo tataas na po yung cost natin. So ito po yung mga steps, very basic, weigh and measure the required amount of beans. I-roast natin yung beans kung kailangan to ng roaster. I-mix nyo po, paghalu-haluin, then prepare the brew, and i-evaluate nyo po using our cupping. So coffee cupping is a professional practice. So ang coffee cupping, ito po ay ginagawa, titikman nyo lang ang kape, then i-evaluate nyo po yung lasa. It is a professional practice, but it can be done informally by anyone. Kahit po kayo, sa tingin nyo, ito yung ating masarap na kape. So ano po ba ang ini-evaluate sa coffee cupping? Ito po yung sinasabi ko na mga sensory attributes. Acidity, it is the sensation of dryness of coffee under the edges of your tongue. So pag ibig sabihin ng dryness, pag uminom kayo, swabeng-swabe lang, parang uminom lang kayo ng tsaa. Yun po yung acidity attribute na tinatawag natin. When we say body, it's a feeling of coffee in your mouth. Parang ito yung heaviness. Pag uminom kayo ng kape, parang pag ginanon nyo yung dila nyo at labi ninyo, parang mabigat, parang may naiiwan na parts ng kape dun sa inyong labi at dila. So yun yung body. Meron kasi mga coffee drinkers, katulad ko, gusto ko yung ganun. Mataas yung body, parang naiiwan siya kaya kahit tapos na akong magkape, parang andun pa rin yung richness ng flavor sa labi at sa dila natin. The aroma, of course, it's the sensation, yung bango. Minsan pupunta kay Starbucks, hindi pa napasok, maingganyo kayo kasi doon pa lang sa pito, amoy nyo na yung freshly roasted coffee. So nakaka-add yun doon sa experience natin ng pag-inom ng kape. That's the aroma. And of course, yung flavor, it is the overall perception. Yung pinagsama-samang acidity, body, and aroma, yung overall perception natin, it pertains to flavor. So, i-evaluate nyo, masarap ang flavor o masarap in general ang kape na to. So, yun yung flavor na tinatawag. And normally, yung ating cupping, ang ina-adapt natin is the SEAA cupping system. So, ito po, pwede nyo naman i-download yan sa kay Google, meron silang score sheet. So, kayo po, pwede kayong mag-score ng kape or pagtikim ng kape na titingnan nyo. Gamitin nyo po itong scoring system ng SCAA. So, ito po ang scale nila. Kung excellent, dapat ang grade is 8.25 pataas. Pag outstanding is 9.25 or higher. Good na po ang kape kung 6.25 ang score. Pero dapat mas mataas po yung score natin dito. And of course, ang pang-eighth step is to choose the blend with the highest score on cupping. So, let's say nag-develop kayo ng 20 blends, alin ba yung pinakamataas doon? So, share ko sa inyo yung result ng experiment na ginawa natin. O ito, dahil ito ang nag-evaluate nito is international coffee cupping expert, pwede nyo na po siyang pagsimula ng blend. Nung pinatikim po namin ito, 75% Liberica, 25% Arabica, 89% yung score. But of course, yung aming Aguinaldo blend, hindi po natin i-reveal yung ating sikreto dito. So ito po, siguro yung Blend 45 na brand, baka ganito ang ginawa nila, kaya ang pinangalan nila is Blend 45. Nag-prepare po kasi kami ng 115 na blends at ito po yung pinakamasasarap na lumabas based doon sa trained coffee cupping expert natin. And lastly, produce the developed blend. Kung mataas na yung score at napatunayang masarap, so mag-start na po kayong mag-produce ng sarili nyong blend. So ito po yung sum of the economics. Hindi ko na po iisa-isahin siya for the interest of our time. So lumalabas lang po dito, way back then, 5 years ago, meron po tayong profit na 50 pesos per pack using our Aguinaldo blend coffee. But ito po ay nag-increase na ngayon. At gusto ko pong i-update ito based dun sa result ng experiment natin last year. So ito po yung specialty blend na dinevelop natin through funding support from the DEBA. Meron po tayong antioxidant enriched coffee. Ito po ay na-file na namin yung utility model. So hindi na po siya pwedeng gayahin.
So it is made of lightly roasted coffee beans. So this blend preserved the natural antioxidants of coffee, combining it with hints of cinnamon, which has significant levels of phenolic compounds and also act as antioxidant. So again, yan po yung result na experiment doon natin, basic experiment, in-apply po natin para makadevelop nitong blends na to. And we have also naturally sweetened. Ito kasi yung mga millennials natin mahihilig sa matamis na kape. So ang ginawa po natin, dahil nga gusto natin healthy siya, nakipag-partner po tayo doon sa isang tinutulungan natin na Magallanes Women's Cooperative. Meron po sila doon Muscovado Sugar. So nag-complement po yung lasa, slight bitterness ng coffee, at saka yung sweetness ng Muscovado, creating a bittersweet perfection. So, no-offer po natin to doon sa mga coffee lovers na medyo mahilig sa matatamis na kape. And of course, itong Liberica base natin, ito kasi yung gusto ng matapang na kape na kaya kayong ipaglaban. So, kinapitalize namin yung characteristics noong Liberica coffee natin. And nagkaroon po kami ng competitive advantage study. So lumalabas po na in terms of cost, mas mababa pa rin kahit i-offer natin yung 250 grams from 200 to 230, lumalabas na mas mababa pa rin yung presyo natin. And yung health benefits na nakukuha natin, check din po siya. Yung quality, of course, yung after sales service, kasi pwede namin kayong i-provide kung ano yung pwede natin gawin. And of course, local support from the agency. Ito po, kung meron kayong puhunan na 2,900 pesos per 10 kilograms, 10 kilograms na green coffee beans ang ginamit, pwede po kayong kumita ng 4,200 pesos. Income natin per pack is around 136. pesos. Kasi ang production cost niya is 93.55 pesos. Ginawan po natin yan ng analysis per product na na-develop natin. And lumalabas na yung Liberica based ang pinakamataas ang income, then itong naturally sweetened, but hindi naman po sila nagkakalayo. So, alin man ang gamitin natin dito, tutubo din po kayo. Kaya, ang suggestion ko po dun sa mga farmers na gusto mag-develop ng sarili nilang blend, huwag nyo pong ibenta ng napakamura ang inyong kape kasi kayang-kaya nyo pong mag-produce ng sarili nyong blend. At pinapakita ko po sa inyo, ito po yung resulta ng pag-aaral. Ganyan po yung pwede nyong tubuin sa isang pack ng kape na na-develop po ninyo. So, very quick lang, since for the interest of our time, at alam ko marami po kayong mga katanungan, gusto ko pong ibahagi sa inyo ano ba yung naging impact nitong mga pag-aaral na ginawa natin, at ano ba yung impact ng mga kasi di ba minsan kino-question tayo, ano na ba ang gobyerno, gastos ng gastos, ang DA ba gumagastos ng milyon para dito sa mga research study na to? Eh ano ba ang kinahihinat na niyan? Bakit saan ba nakikinabang? Sino ang nakikinabang? Asaan na mga yung mga farmers natin? So ito po ang opportunity para i-share ko po sa inyo ano po yung kinahihinatnan noong mga ginagawa nating projects na pinopondohan po ng DA Bar. First, we have empowered the small-scale coffee farmers and processors. Sa pamamagitan po noong controller-based roasting machine, ang mga cooperative, marami na pong mga cooperatives na nakakapag-process ng kanilang mga kape, adding value to their coffee, increasing the income for their family and making a coffee industry sustainable from the grassroots to the national level. At isang patunay po dyan, kahit pupuntahan ninyo yung ating Kasile Ginting Multipurpose Cooperative sa Laguna. Nagsimula po sila from scratch. Sa planning stage, andun po tayo, tinulungan natin sila hanggang sa maging isang matatag na kooperatiba sila through coffee processing. Yan, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Dati po, nung una ko silang pinuntahan, yung first picture, wala pa po silang product na na-develop. Eh ngayon po, kahit tingnan nyo yung website nila, ang dami na lang po nilang produkto. Hindi naman po natin ina-attribute na sa tayo lang po yung tumulong, but naging bahagi po tayo sa paglago ng industriya ng kape nitong mga taga-Kasile Ginting Multipurpose Cooperative. Isa na po silang reputable cooperative dito sa
Region 4, Cape de Cabuyao in Laguna. And ito po yung very recent part po nung ating project, naging partner natin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na Magallanes Women's Club Multipurpose Cooperative. So, ang university po, nung nag-develop ng kape, part po itong cooperative na to. Kasi yung supply ng muscovado sugar nila, kabahagi po sila. So ano po ang tulong na nagawa natin? Bukod po dun sa kape na dinevelop natin para sa kanila, or sila nag-develop na tinuruan natin, yung sugar na currently pinoproduce nila, main ingredient yan po nung isa doon sa mga ginawa nating blend. Kaya po, kung yayaman ang university dahil sa blend na to, kasabay na yayaman po itong Magallanes Women's Club Cooperative. But on top of that, meron po silang Magallanes Barako Coffee Blend na tinuro po natin at nakapag-develop na rin sila. So sa ngayon po ay ready na rin po para i-commercialize nila yung kanilang produkto. Right now, ito po yung Tua Coffee Growers Association naman po sa Magallanes. Yun pong ating humble na coffee roasting equipment, yan po yung naka-deploy sa DOS truck. Ito po naman, pinondohan ng DOST, parang truck siya. Yung truck po is technology in the region for the upscaling of community knowledge. So, naka-deploy po dito yung ating coffee roaster equipment na dinevelop. And ang maganda po nito, napagsama po natin yung coffee roasting and blending. Ito pong mga coffee growers association na to, may naka-develop na rin po in 6 months time na pag-deploy natin ng project, naka-develop na rin po sila ng sarili nilang blend. At ang maganda po dito, FDA registered po itong truck, ina-apply po natin. So, pwede pong mag-apply ng Certificate of Product Registration itong ating mga Coffee Tua Growers Association. Ito po yung sinasabi ko sa kanila, sa inyo, na ang produkto po nila doon ay robusta lang. So, pinasarap po namin yung robusta at nakapag-create po sila ng isang blend out of the robusta species nila. And ito po, very quick, sharing expertise from nearby provinces. Napakarami na po nating training na ginawa. Pero ang gusto ko pong gawing sample, itong Island 1 training sa Region 6, buong Region 6. Noon pong nagpa-training ako dyan, it's about 2014, sila po ay hindi kasama sa top coffee producing provinces. Tingnan nyo po ang website ng DA ngayon. Ang Iloilo po ay parang, kung hindi ako nagkakamali, number 7 in terms of coffee producing provinces in the Philippines. Again, hindi po natin ina-attribute sa atin yung paglago ng coffee industry nila, but sa kanila po nanggagaling na malaking bahagi po tayo, yung mga trainings na ginawa natin sa kanila ay nakatulong para iangat yung kanilang coffee industry sa buong Region 6. And of course, since nasa academe po ako, very passionate about tayo sa coffee, kaya po yung lahat ng mga universities sa Pilipinas ay in-invite po natin to form this Philippine Coffee Education Network. At ito po ay in-initiate natin. At nakakatuwa kasi ang daming mga universities, kahit po walang kape sa kanila, pwede silang maging market outlet. So yung focus ng kanilang research is more on marketing. So kung may mga interested pa po, very welcome po kayo na mag-join dito sa ating Philippine Coffee Education Network. And yan, ako po ay merong isinamit na isang paper on transforming CVSU into a premier coffee university. So, when we say, since nasa academe tayo, meron tayong pinopropose dito na Bachelor of Science in Coffeeology. So, related naman po ito sa academe. Kasi wala pa po nag-offer noon sa buong Pilipinas. And even sa ibang bansa, wala pa rin pong mga ganun. So, part po ito ng innovation plan na gusto nating mangyari. And of course, very passionate tayo sa pag-develop ng future leaders natin. So, kasabay nitong mga ginagawa nating mga trainings, gusto nating ma-develop yung culture of excellence dun sa mga future leaders natin. And lastly, valuing coffee as a bean of life for all the families. So, yung mga trainings na na-conduct natin, not only aim for our short-term economic impact, but are also geared towards safeguarding this future of the next generation. Ito po yung isang picture na
kuha natin noong May 29, 2015 pa po na Simbalong Antique. At siguro po itong mga bata na ito na interested sa kape, nakasama ng kanilang mga magulang, malalaki na po sila ngayon. And hopefully, sila naman po yung magpatuloy noong coffee industry doon sa Antique. So, I remain in my commitment of helping our coffee farming communities. Kaya po ang suggestion ko nga sa DA Bar is to replicate the pilot and commercialization experience carried out in this project to other coffee farming communities in the Philippines. Kasi na-deploy lang po natin to sa Magallanes, sa coffee growers sa Satua. So sana po pondohan ulit ng DA Bar yung mga susunod nating project at i-replicate po natin doon sa ibang mga areas sa buong Pilipinas. Kasi maganda po yung kinahinatnan ng ating proyekto. So for me, a pepper coffee blend, you have a talent. So a talent for choosing complementary coffees or unique coffee blend in the right proportion is one that is so highly sought after in the coffee world. Yan po yung pinaka-in ngayon. Mag-develop kayo ng inyong unique blend. You don't have to be an expert to create your own perfect blend. Hindi po nyo kailangan maging eksperto sa kape. But you just need an adventurous spirit. Ang mga kabataan po, very adventurous ngayon. So take advantage nyo po yan. And of course, you have to love your coffee. So adventurous spirit and a love for coffee. And lastly, ito po yung gusto kong iwan po sa inyo. So drinking coffee is not a luxury. So hindi po yan luxury. It is both a right, karapatan po ng bawat Pilipino na uminom ng isang masarap at healthy na kape, and also a responsibility. Sa bawat paghigop nyo po ng isang masarap na tasa ng kape, alalahanin po natin yung mga farmers na nagbungkal ng kape na iniinom natin at huwag po natin silang pababayaan. So with that, I would like to end my presentation. Thank you very much for listening. Thank you very much. Mabuhay po ang kapeng Pilipino. Mabuhay po ang Pilipinas. God bless us. Thank you. Marami pong salamat, Dr. Ruel Mojica, para sa maigting na pagbabahagi po ninyo ng inyong kaalaman at lalo tigit sa pagmamahal po ninyo sa industriya ng kape at syempre sa sektor ng agrikultura ng ating bansa. Sigurado po maraming natutunan ng ating mga viewers. In fact, I can share with you po several of the questions that they have raised. To start off po, we have this question. What species of coffee beans daw po can be considerably practical or a good startup both for small-scale coffee-related enterprises or business and to those who patronize coffee products? And a follow-up question regarding to that is, what combination or mix of coffee beans daw po can be a good startup as well? Thank you, Dr. Ruel. Okay, so thank you very much for the question. Yeah, katulad po ng nasabi ko sa inyo kanina, it will depend on the supply nung sa area ninyo. So, uulitin ko po kasi ito yung based doon sa ating experience. Meron na po akong mga nakakausap na mga ganun din. Nakaka-develop sila ng maayos na produkto, pero ang susunod na problema nila, yung consistent supply. Kaya po ang advice ko, since ang common po sa atin is robusta, yan po ang karamihan eh, very common po yan sa atin. So, i-capitalize po natin yun. So, but hindi po doon nalilimit again. So, kung ano po yung available doon sa area ninyo, at doon, kasi kung business ang pag-uusapan, yung mga logistics na yan, halimbawa, mag-i-import pa kayo dito sa Benguet, nung ganun, but nasa sa inyo po yan, yan naman po ay mapapag-aralan nyo. But again, ang advice ko po, kung ano yung available sa inyo. Pero kung sakasakali po, pwede na kayong magsimula dito sa Robusta, kasi yun yung most common. But ang ina-advocate din po natin, hindi pa po kasi masyadong na-explore itong Excelsa and Liberica. Kasi ang kilala lang sa buong mundo, it's the Robusta and Arabica. But i-take advantage din natin. Kung meron po kayong supply ng Excelsa at Liberica doon sa inyong area or sa malapit na area, i-take advantage po natin yan. Pwedeng-pwede nyo rin po siyang gamitin. Now, when it comes to combination, doon po sa isang slide, kung natatandaan nyo, yung
Ginamit ko po kaninang slide. Siguro, pwede ko naman po i-share sa inyo yung slide presentation po. Tingnan nyo po doon kasi sabi ko nga po, yung mga combinations na yun, napag-aralan na po namin yan. At yun po naman ay sineshare namin in public kasi hindi naman po gusto namin ang kininyong resulta lang. Gusto po namin matutunan nyo rin. So, pwede nyo na pong pagsimulan yung mga suggested combinations na pinakita ko po sa inyo kanina kasi proven na po yun na mataas yung cupping score po niya. But again, hindi po yun nalilimit doon. Pwede po kayong mag-develop kasi sabi ko nga from the very beginning, malay nyo yung inyong combination na sarili nyong ginawa. Ayun pala yung pinakagusto ng mga consumers natin. And sa mga trainings po na ginagawa ko, talaga pong hands-on itong mga farmers na to. Hindi ko po, although alam ko yung magandang combination, pero hinahayaan ko po yung mga farmers na sila po talaga yung mag-develop ng sarili nila. Para at least, andun yung sense of ownership din. Kasi ako nag-develop yan, so medyo aalagaan natin yung kape na na-develop nila. So, yun po. Thank you so much, Dr. Ruel. Another question po, if we can still answer. Medyo specific ito for Pangasinan, pero siguro we can generalize. Ano po kaya yung mga species ng coffee beans ang highly available sa ating bansa for those who would like to venture into coffee business? Okay. So meron tayong apat na species ng coffee. Yung Robusta, Excelsa, Liberica, nabubuhay siya sa mga lower elevation. Ang hindi lang natin mai-recommend itong Arabica kasi higher elevation siya, 800 meters above sea level to 2,000, more than 2,000 meters above sea level. Doon po siya. Nabubuhay po siya kasi kami dito sa Cavite, meron po kaming Arabica, but hindi po siya productive. Ang bunga po ng isang puno, dalawa, tatlong butil lang. So, hindi po talaga ina-advise siya. So, sa Pangasinan, malapit yan sa mga Bulacan. Ano po? So, ang pinaka ano kasi po dito is the Robusta species. So, meron na po tayong mga plantation dyan. And we can try also yung Excelsa Liberica natin. But yung Arabica po, hindi po natin siya i-recommend for a low elevation area. So, yun po. Again, Robusta, Excelsa, Liberica po pwede po doon sa ating area. But ang isang service din po na ini-offer na university, sulat lang naman po yung katapat niyan. At ito po ay ginagawa na rin namin. Bago po kami officially mag-recommend doon sa mga area kung gusto ng plantation, ina-assess po muna namin yung site. So, meron pong ginagawa ang NCRDEC na soil analysis. At the same time, pinag-aaralan po yung area para po mai-recommend namin ano yung suitable na species ng kape na po pwede po dyan. Thank you po ulit, Dr. Ruel. And having our last question po, will there be available trainings daw po for those who are aspiring coffee growers and they are also looking forward to have your contacts po? Sir. Okay. Yes. Yes, very much. Right now, ang Cavite State University, meron po kaming Agri-Aqua Technology Business Incubation Program at part din po ako nung project na yon. So, ina-encourage po namin yung lahat ng gustong mag-venture sa coffee business na mag-enroll, maging incubate po namin kasi ang dami pong mga trainings kaming pinoprovide for free. Ang goal po natin doon is makadevelop po kayo ng sarili nyong business tungkol sa kape. Whether siya iprodukto, kung siya man iproduct, pwede rin services ang gusto nyong gawing business. So we can assist you. So open po kami and yun pong contacts ko, pwede naman Sir Angelo na ibigay po natin. You can also send me an email, ruelmojica@yahoo.com. So pwede po kayong mag-send ng email and I will personally assist you kung ano po yung mas maganda po kasing kwentuhan muna tayo kung ano yung needs po ninyo para po makapag-recommend tayo sa ako sa inyo kung ano po yung mas kinakailangan. Na maganda rin po dito, pwede kung hindi man kayang i-provide ko sa inyo kung ano yung gusto ninyo, pwede ko po kayong i-link doon sa right person. Let's say, bawa, equipment ang kailangan nyo, not necessarily roasting equipment, may mga kakilala po tayo ng mga supplier na ganito. So, ililink po natin kayo. So, sulat lang po or email
you can reach me through my email or even yung phone number, pwede po namang i-share ko sa inyo. So kung mas mabilis po ang gusto ninyo, hanapin nyo lang po ako sa Facebook, Ruel Mojica. So you can DM me dun sa ating messenger. Muli, maraming salamat po, Dr. Ruel Mojica. Karangalan at kasiyahan po namin na makasama kayo sa mga ganitong gawain. Maraming salamat din po sa ating mga FB Live viewers at sa aking mga kasamahan sa Bureau of Agricultural Research. Maraming salamat po, Sir Ruel. Thank you. Salamat. God bless everyone. Dito po nagkatapos ang ating webinar ngayong araw. Please follow and check the official FB page of the Bureau of Agricultural Research and our Instagram account, which is DABARofficial, and our website, which is bar.gov.ph. Muli, isang magandang araw sa ating lahat at pagpalain. Thank you so much, Sir Ruel. Salamat. God bless everyone. Thank you.